Yorme, yung pong sa Jessica Soho, sa same-sex marriage po, lahat po kayo nag-no, yung apat. Pero po sa same-sex union, hindi po kayo natanong, ano po ba ang stand nyo? Oh, kasi answerable, kasi ang instruction ni Jessica Soho, yes or no. Saka ang instruction ni Jessica Soho, one word. So, and thank you for asking. Basta sa Maynila, pantay-pantay. Walang lalaki, walang babae, walang bakla, walang tomboy. And you know that very well. In Manila, equal lahat. Oh, ngayon, at the same manner, meron din silang opportunity maglingkod sa syudad. At makikita niyo ang paglabas ng opisina dito. Pangatlo, yung personal lang preference sa buhay, personal nila yun. And I continue to respect that. I grew up with gays and lesbian. Live with it. Dealt with it. And I'm happy and proud of being with them. So I continue to respect their preference. I continue to respect their actions privately. I continue to respect their union or being together. Ngayon, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Naitawid na natin yung tao sa pandemyang ito. Nairausan natin yung negosyo. Nakapagbigay na tayo ng trabaho. No? Kasi yun ang gusto ko muna talagang pagtuunan ng pansin. Panatag ang buhay ng tao, ligtas siya, kung sakali naman may pangamba, mailigtas natin siya. May hanap buhay, maayos ang ekonomiya. Then, yung katulad ng mga nabitawan ko na salita, let's go to the Mars. Let's go to Mars. Ibig sabihin, isip na tayo ng iba pang bagay na pwede pang maka-address sa pangangailangan ng ating mga mamayan across sector. And that includes our LGBT. So okay tayo dyan. Magsama sila. Okay ako doon. Wala akong alinlangan. Makukuha nila yung buong paggalang ko at pagkilala. Hindi lang paggalang, pagkilala. Sir, about in church? I mean, church wedding ng mga same-sex? Wala nga, yun yung sinabi namin. No? Not yet. Oh, kasi nga, sabi ko nga sa iyo, ulit-ulitin ko, ang gusto ko talaga, mapapanatag kita na kapag nagkasakit ka ng COVID, may gamot ka, may ospital ka, may oxygen ka, may doktor ka, may nurse ka. Tapos, yung pinagtatrabaho mong kumpanya hindi magsara. Dahil maayos ang ekonomiya. After all these things, the what we call after effect of the COVID-19, then, let's start talking on other things. That also matter to some portion of our society. Kasi ang pag-gobyerno talaga kailangan inclusive. Kaya lang, you have also to set some very urgent matter. In leadership and administrative, di ba tinitingnan mo muna, ano ba yung kailangan ngayon? Ano-ano ba yung importanteng-importante muna ngayon? Maitawid lang natin yung tao. At that, tingin ko, but if they will come together, we respect that. We continue to respect that. First things first. Kaya lang talaga. George, alam naman natin marami na wala ng trabaho. Yung bounce back ang ano muna natin, pagtuunan natin ng pansin. So it's not